So Alf, yun na. Since kakasona lang ha. At kumusta per? Yes, it's my tama po. Meron mobile po. Kumusta performance sa kapatid mo base sa yung ano, nakita? I'm very, very proud. I'm very happy. Kasi yung ginawa ko nung 9 years, in 1 year, nalampasan niya kagad. Ano ba? Oo, talaga. Ganun naman yung kuya, di ba? Gusto mo, mas magaling yung bunso mong kapatid sa'yo. Kaya I'm very, very happy kasi he's a very hardworking congressman. Same time. Ano talaga? Masipag. Ang impressed naman yung 9 years mo, 1 year sa kanya. Paano ginawa yun, congressman? Ako na. Una, siyempre, you have to get pointers from the master. Wow. Diba? So, yung idol mo, eh, pag-uunan mo muna ng, ano, ng advice. And lahat, well, halos lahat ng advice niya ay sinunod ko. And then, marami na rin kasi siyang mga nasimulan na pinuloy ko. So, pag ano namin, from program sa district hanggang sa, ano, sa legislation, inano talaga namin. And until now, tinutulungan pa rin ako ni Kuya na magawa ito. So, maganda naman yung ano natin, yung rating natin sa Congress. So, very happy din ako because not a lot of people have, not a lot of congressmen have a brother that can guide them. Sa lahat ng ano na to. Lalo na pagkaka-first year lang natin. So, we're very happy with all the results natin. At saka ang ganda yung mga nasimulan niya, tinuloy mo. Yes. Hindi mo tinontot? Hindi mo, I mean, di ba kung iba, baka kontra yan? Kung pelikula to, yung inumpisahan mo, tatapusin. Pero dahil ano naman kami, yung inumpisahan, tinutuloy. Yung naging issue noon before election, yung net-threat, di ba? Kung sa Annabelle's tayo, wala na yung Annabelle's, wala na rin ba yung net-threat? Wow. May connect lang. Actually, kaya rin namin gusto ni, si Nanay, thank you kay Nanay. Siguro off the record, no? Gusto namin mag-thank you sa inyo kasi nakatulong nyo. Yung thank you for helping us during the time na hindi namin alam kung sino kakapitan namin. Pero wala nang mga wala na ngayon. Wala nang mga pananakot. Wala na, pero naka-armored vehicle pa rin kami ngayon. Ingat pa rin tayo kasi alam nyo, pag magkaroon na ng death threat na legitimate, iba na rin yung ano eh, yung pakiramdam mo. And it was the first time na nagkaroon ng ganun sa amin, sa distrito namin. Kasi tatlong ano ni Kuya, wala namang kung ganun. Kaya very off the record pa rin ha. Very thankful lang. Off the record, naka-video kami. More thank you sa inyo. Thank you. Wala kaming ibang ano nun eh. Kaya naman yung tumulong din sa amin. Si Tito John Nardo. For the record. We're very happy. And hindi, bakit mga pinato pa ang politika? Actually po, una, inaral ko dito. Ito yung degree ko, political science ko. Yung inaral. Ever since naman, kahit nung elementary pa lang kami, we were class officers already. Nung high school, board president, class president. So, hindi naman malayo na dito rin tayo nagpunta. Even po yung magulang namin sa public service naman, yung nanay namin for 35 years. Saan ka nag-college? Sa Ateneo. Pareho kayo. No. Kung ano number one priority program mo kayo sa state? Jobs. Sa job creation. So, in order to do that, kasi yung kailangan yung economy dumami yung negosyo. And sa amin kasi, at least sa distrito po namin, maraming maliliit na negosyo yung usbong talaga. Yung iba, nagbebenta lang. Iba, nagre-restaurant. Eh, tagaroon kayo lang, di ba? Nakikita ninyo. So maraming ano dun eh, niche market na ano. And yun naman yung ginagawa namin, kinoconnect namin sila dun sa mga nagne-negosyo ng bako. At the same time, maraming factors na nabibigyan din. Yun yung sa una. But of course, yung health, because it's the universal healthcare act, isa rin si Kuya sa principal orders niya na ma-implement
ng 100% Philippine Cancer Integrated Cancer Control Act din dahil ngayon po may mga proposal na para gawin na yung ospital sa Quezon City din. So yun yung mga ano, work and talaga yung totoo. Sabi kasi magkakapatid, si Kong PM yung negosyante. Tapos, siguro ito, ano, siguro nababasa niyo naman sa credits, lahat ng pinoproduce na pelikula natin, siya yung co-producer ko. So, malaki rin yung ano ko sa kanya, pasasalamat ko kasi nagagawa ko yung mga role na gusto ko with his help. So, pag yung Kieta, ano siya, co-producer din siya ng ano, Ate Guy, para honor. Ang role ko noon, sundalo na. Sundalong pandakot, sundalong pangunis. Pero siya yung title ng play, ano, Edong sa Aklat na Aklatlandia. Tapos endorser title na siya dati ng Plaza Fair. Mga ganon. Tagal na po. Bakit nag-iba kayo ng pare? Nung bata kami. Bakit ganyan nag-iba ng pare? Siguro sa influence, if it influences na lang din. Actually, hindi namin in-expect na mag-ano din si Kuya, mag-acting, mag-theater. Pero tingnan nyo naman yung resulta. Diba? Yun, siguro ano lang din, destiny lang din. So ano po sa tingin niyo yung pros and cons ng pagkakaroon ng kapatid na celebrity? Sa pros, maraming mga tao tingin nila magkasing guwapo kami. Ang cons, maraming hindi. And syempre minsan nako-compare. Pero in our line of, my line of work, which is public service, tinatry natin bawiin yan lagi sa performance. Nung tumakbo siya na congressman, sabi ko sa kanya, bro, ano, kung ako yung pipili, walang problema. Pero hindi naman ako yung pipili, yung tao. So sa akin, ang request ko, huwag mo lang pantayan. Dapat mas galingan mo pa than me. Dapat mas galingan mo. Kasi ganun talaga dapat. Pag kuya ka, dapat gusto mo. Mas magaling sa'yo yung mga kapatid. Totoo ba yun? So dahil nagsabi ko, si congressman na nagsabi na gusto niyo tumakbong congressman at palitan nila. Ganun ba yun? Paano yung idea? Actually, yung tao yung nagbigay ng idea, yung clamor ng tao. Kasi yung kalang gusto nila. Kasi counselor naman siya. Kasi counselor naman siya. Nung pandemic, yun yung ano, isa talagang test nung ano natin. Kumbaga yung pagmamahal mo talaga sa trabaho mo. Kasi kahit nung wala pang bakuna, lumalabas kami para lang convince you na okay lahat, nag-abot ng tulong. Kaya siguro yun na rin yung naging ano na. So, Kong, saan good influence si Alfred? Tsaka saan siya bad influence? Good influence siya pagdating sa ano, sa pag-alaga ng pamilya. Even yung mga paglalambing sa misis, ang galing ng mga tutor natin na gano'n, no? Tapos kung paano niya lambingin yung anak niya, kasi panganay ko po, 1-year-old pa lang, eh. So siya, ano na eh, kumbaga malayo na yung ano niya, nag-aaral na yung mga anak niya. Kami, si Kuya, fit siya. Pero kapag kami magkasama sa kainan, so doon siya, bad influence kami sa isa't isa. Hinahayaan kanyang kumain ng kumain. Malakas din ako kumain. Pero wala na kayo guys. Kaya nga, di ba yung kinuwento, umabot ako ng 251 miles. Ano, di ba? So, niyayaya mo rin si congressman para mag-ano kayo? Oo. Niyayaya ako. Happy naman siya. Ano eh.
Pero masarap kasi kumain. Tsaka masarap kumain kasi. Kung ako hug siya, hug kabol. Kung si Kuya pang Boracay, ikaw. Ako pang Tagaytay. Kasi malamig, pwede naka-jacket. Ay, naku, namili si Marie Chris Alfredo. Namili siya.